Hello guys, welcome back to my channel again. Ito na naman po si Wing, so laging nagbibigay tips sa inyo, okay? So ang pag-usapan natin ngayon guys ay ang paano po kung gusto nyong malayo ang mga tao na hindi nyo na gusto. Halimbawa guys, may kaibigan kayo or kapitbahay or kamag-anak or whatever na sa tingin nyo ay napapahamak na kayo pagtuwing kayo'y kasama. And then, parang sa tingin mo, parang napapahama kayo, napapagasta kayo pag siya'y kasama pala. Okay? So, kasi close na kayo, and then sa tingin nyo, parang hindi na ito tama. Parang sobra na po ito. So, marami tayong pamamaraan, guys, para layuan po kayo ng tao na yun na ayaw mo nang makita or ayaw mo nang makasama. Lalo't na ikaw yung may napapahamak tuwing kasama siya, di ba? May mga ganong tayo mga kaibigan na hindi natin masabi ng personal na alam mo, ayaw ko na sa'yo. Hindi na kita talaga gusto makita, di ba? Ganun. Pero syempre, kung hindi mo naman talaga kaya ng mga ganun, minsan hindi mo kaya ng ganong sabihin na hindi na kita makita, ayaw na kitang makita, hindi na kita gusto, di ba? Nakakasakit ng damdamin yun, guys, no? Siyempre, ma-open din siya. Bakit? Sasabihin niya, bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw mo na akong gusto makita? Bakit? Anong dahilan? So, ngayon, mapapaisip ko tuloy kung anong dahilan, di ba? So, pwede natin yung gamutan, guys, para siya na po ang kukusa, siya na po ang kusang lalayo sa'yo. Ayan. Maraming mga pamaraan na pwede natin gawin na layuan ka na nito. Okay. So, itong si-share ko sa inyo ay mabisa at effective po. Okay? Disclaimer lang po sa mga naniniwala nito ay kung hindi kayo naniniwala ay i-skip mo na lang ito kung hindi ka naniniwala. So, kasi para lang kasi ito sa mga mahilig sa mga ganitong pamamaraan at naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Okay? So, anong gagawin mo pag ikay may mga kaibigan na gano'n na parang gusto mo na siyang layuan na hindi mo masabi na parang kumbaga gusto mo siyang layuan na walang gulo mangyayari, kumbaga walang alitan, walang awayan na mga ganong pangyayari, no? So dapat walang ganon pong mangyayari na kailangan pang magbubugan kayo, kailangan pang mag-away kayo para maglayuan kayo, no? Para layuan kanya or para lumayo ka. So walang ganon kasi siyempre na close na kayo yung tao na yun, and then so yun nga, close nga kayo, pero tuwing kasama siya parang sa tingin mo, parang ano ba ito, parang dihado ako kapag kasama ko siya, parang gusto ko siyang iwasan, gusto ko na siyang layuan, bakit, anong gagawin ko, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, hindi ko pwedeng bugbugin siya, hindi ko pwede siyang awayin, no? Baka mas lumala patuloy ang tension ninyo, okay? So ganito lamang po inyong gagawin, kumuha kayo ng malinis na papel, ayan, then isulat niyo po ang tunay na pangalan niya. Halimbawa apelido at saka tunay na pangalan, kung may middle name pwede rin, no? So tunay na pangalan at tunay na apelido po isulat nyo dito sa papel na malinis, and then pagkatapos sulat nyo dito yung tunay na pangalan, ganun, and then pagkatapos kumuha kayo ng isang kutsarang paminta, no, na buo. No, now hindi pa siya na dikdik, and then didikdikin niyo ilagay dito, okay? Isang kutsarang paminta na buo, pipitpitin niyo bahagya and then ilalagay dito. And then isang kutsarang asin po, ayan. Idi dito nilagay mo na yung pangalan, ha. Dapat po ang paggawa nito ay Martes ng umaga at Biyernes po. Mamili na lang po kayo kung saan ang bakante ninyo. Dapat umaga lang po ang pagganap dahil hindi pwede pag hapon na, kasi pag hapon na taglubog na po 'yan. So ang gagawin natin, isulat yung tatlong pangalan dito, and then sa gusto ninyong yung tao nga gusto ninyong gamutan na gusto mong lumayo na sa'yo. Ayan na, siya na mismo ang lalayo sa'yo na hindi na kailangan kayong mag-aaway, hindi na kailangan kayong magsuntukan, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya dahil wala kang lakas ng loob na sabihin nga sa kanya na layuan na siya. Bakit? Anong dahilan, no? So, idigamutan mo na lang siya. Yun, sulat mo ng tatlong pangalan dito, and then yung paminta, isang kutsarang paminta na buo, pipitpitin mo lang, and then dito ilagay, and then yung asin, isang kutsara din, yan, imimix mo yan dyan sa may papel na yan, imimix mo, and then manalangin ka po, riritualan mo dito sa harap ng silangan po, yan, sabihin mo dito na layuan mo na ako, parang ganun, kung sino man yung
pangalan ng babae, oh, I mean, kung sino man yung pangalan ng ginagamutan mo, banggitin mo. Layuan mo na ako. Ayaw na kitang makita. Kumbaga, ikaw nang kukusang yun, lalayo, no? Huwag kayong gagamit na sana. Sana layuan mo na ako. Huwag ganun. Dapat itudo nyo na, layuan mo na ako. Hindi na kita makikita. Kumbaga, basta, ang gusto mong sabihin, sabihin mo na na, yun nga, ayaw mo na siyang layuan ka na niya, ayaw mo na siyang makasama. Ganun po. Kasi nga, napapahamak naman ang buhay mo pagkasama siya, okay? So, ngayon nga, mawiwis ka dito kung ano-anong gusto mong mangyari nga, no? Gusto ka ng, gusto mong layuan ka na niya, wag, ayaw ko na siyang makita, mga ganun, no? So, ikaw na pong bahala, basta wag po kayong gagamit na sana, okay? Paalala lang po, guys, wag kayong manalangin ng masama, guys, ha? Kasi, pag manalangin kayo ng masama, guys, may balik ito sa'yo. So, wag kayo talagang manalangin ng masama na talagang dahil may balik ito sa'yo. So, ang i-wish mo lang po ay yung layuan ka na niya, ayaw mo na siyang makita, mga ganun, na wag ka na siyang, wag na siyang mangingialam, wag na siyang makigulo sa'yo, or mga ganun, na kusa ka na ng lalayuan na wala nang sabi-sabi. Kung yung bang may tension na kayong dalawa pag nakikita kayo, parang nag-iilangan na kayo, parang ganun ba, no na. Pero wag kang manalangin sa kanya ng masama dahil ito'y may balik sa'yo. Paalala lang po, guys, wag talaga tayong manalangin ng masama sa ating kapwa dahil ito'y may balik sa atin din, okay? So, ang good intention lang po ang ating hihiling dito, ang we wish natin, good intention na layuan na tayo ng ating kaibigan na yun dahil sa tingin nyo napapahamak na kayo, napapagasta kayo, or whatever, basta na hindi mo masabi ng personal sa kanya, ay ito po ay mabisang paraan para po layuan kayo ng inyong kakilala or kaibigan, kapitbahay ba yun, basta po, no, na walang gamit na sana, na walang nakakaalam sa ginagawa mo kundi ikaw lamang, okay po? Paalala lang po, huwag kayong manalangin sa kapwa, ha, dahil masama po yan, okay? Good intention na po ang ating gagawin po para na din sa kabutihan niya and then sa kabutihan mo, ganun po, okay? Pagkatapos ka pong manalangin dito sa papel na ito, sa harap dapat sa silangan, guys, ha? Umaga dapat ang pagganap, alas 6 to hanggang alas 8 lamang po, okay? Martes at Bernes, mamili na lang po kayo kasi yung mga araw na yun ay mga epektibo po ng mga araw ng mga gumagawa ng mga ganung panggagamot. Okay, so ngayon, itutupi mo ng ganyan. Ayan, ayusin mo lang pagtutupi. Ayan. Halimbawa lang ito, guys. Mas medyo yung makapal, yung malaki na papel ang gamitin nyo, yung typewriter, mga ganun, or bond paper, mga ganun. And then, pagkatapos, ilagay mo ito sa plastic. Halimbawa, ito may plastic ito. Pero, hindi masyado ito malaki, guys. Yung plastic ng guys, yung yellow, ilagay mo lang dyan. Ayan. Halimbawa lang ito, guys, ha. Ilagay mo ito, ibuhol mo, yung ganyan. Ibuhol mo, tapos itapon mo sa malayo, okay? So, habang tinatapon nyo, magwiwis ka na, huwag ka nang magpakita sa akin. Ayaw ko nang magpakita, ayaw na kitang makita pa. Yung ganun. Huwag ka na lumayo ka na sa akin at huwag mo na akong guguluhin, mga ganun. And then, sabay tapon, and then huwag nang lilingon, okay? Pag lulumingon ka, guys, kasi pag ito'y nilingon mo pa, parang hindi mo pa gusto na maka-move on. O parang hindi po mangyayari. Hindi po, wag kayong lilingon dahil pag lumingon kayo ay hindi ito tatalab, no? Bakit? Dahil pa nangangulugan pa ito na gusto mo pa. Ayan po, ha. So dapat talaga pag tinatapon mo na talaga, itatapon mo ito sa malayo, okay? Na pagtapon mo wala nang maka, hindi ka na lulingon at hindi mo na makita pa. Ayan. So, kailangan pagtapon mo, alis agad. Wag mo na siyang lingunin dahil pag ganun kasi, parang nagdadalawang isip ka pa na ganun, no? So, yan po, guys. So, may mga problema lang ganun po, guys, na hindi masabi, na gamutan mo na lamang, guys, para walang gulo, and then, para walang sakitan ng loob, baka magsuntukan pa kayo, baka pa anong mangyari dahil sa ayaw mo na siya gustong makita, no? So, itong pamamaraan na to ay, guys, ay napaka-epektibo po. Pero kung subukan nyo naman, ay malalaman mo, okay? So, halimbawa po, pag wala naman nangyayari, kasi hindi yun agad-agad mangyayari, guys, pwede ka namang umulit-ulit. Ayan, ulitin mo din ulit. Itatapon mo rin, and then hanggang sa
nangyayari na nga, no? So guys, ito'y mga tips ko lang sa mga naniwala sa mga ganito pamamaraan, ay subukan niyo po ito at kayo na po yung makapagsasabi kung ano ang mangyayari po. Okay, salamat sa panonood and please subscribe. Bye bye.